Hi everyone, this is Brian Dato and again welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, pupunta ko ngayon doon sa Cebuana Lawillier kasi kukuha ko yung pera na pinadala ni BFF Sir Isabelo. And of course, ibibigay ko sa magiging guest ko mamaya sa one-on-one interview. So abangan niyo po guys kung sino yung ka-interview ko mamaya. And see you! Channel, and of course this is Brian Dato. And of course for today's vlog, I know na marami po naghihintay, nag-aabang for this segment, which is the one-on-one interview with Brian Dato with a special surprise gift from BFF Sir Isabelo. Ayan, so I know you're all very much excited. So ngayon yung pinakauna kong magiging parang guest ko sa one-on-one interview ko. Matagal din siyang nawala sa pag-vlog, and of course, yan yung tatanungin natin bakit. Ayan. And of course, tingnan natin kung ano din yung mga ganap niya sa buhay. And of course, alam ko na matagal na din yung inaabangan itong segment na to, the one-on-one interview. Of course, hindi na natin patatagalin pa, so tatawagin ko na, first of all, ang pinaka-blooming sa lahat. Ayan, so ang nag-iisang Danis Hamis. Ayan, Danis Hamis is here. Hi, ayan, kumusta? Yeah, I'm good. I'm fine. Ayan, I'm and of course, una-una sa lahat, I just wanna say thank you so much kasi pinaunlakan mo yung one-on-one interview ka. And I am very happy kasi binigyan mo rin ako ng time. Ay, oo, friend tayo eh from wala pang vlogging, wala pang mga wala pa tayong mga trabaho, yung mga bata pa tayo, di ba? Oo. Oh, so, pre na kami, dati pa. Mga gala-gala sa Aplaya. Yes. Wala. Ano, by the way, kumusta ka pala? Kumusta pala si Dennis Hamis? Ay, ito po, nag-a-adjust po dun sa, after dun sa pag-resign ko dun sa work ko, di ba? Mm-hmm. So, ito na. Medyo nakaka-cope up na, na din. So, maghahanap na ako ng, work. Gusto ko online para nasa bahay lang kasi yung papa ko yung main concern ko eh, bato ko nag-resign dun sa previous work ko. Mm-hmm. Kasi nga yung papa ko is minsan naabutan ko walang kain, natutulog na talaga. Oo, tapos parang once a week lang kami nag-uusap, parang ganun. Mm-hmm. Ayan, so of course I have question here. Actually, I have questions na nag-prepare talaga ako ng question, but because I want talaga na yung mga tao, mas makilala nila si Danis Hamis. Ay. And are you excited? And are you ready ka na ba? Handa ka na ba? Yes. Ayan. Para din, maano ko din yung side ko, mapakilala ko din yung side ko, sino ako. Sino and si Danis? Of course, this is a very easy question for you, I'm sure. So, huwag na natin patatagalin pa. So, the first question is, sino pa talaga si Danis Hamis sa totoong buhay? Ay, ako po ay isang panglima sa pitong magkakapatid. Ako po ay talagang straight na bakla. Lalaki lang ako manamit. Uh-huh. Lalaki lang yung yung datingan ko, pero bakla po ako, 100%, wala pong yan. And then hindi ko din pinipilit kung ako, 'di ba? Yes. Kilala niyo ako eh. Uh-huh. And then I graduated Bachelor of Science in Secondary Education. Mm-hmm. Major in English, so I'm an English teacher. Pero hindi pa po ako licensed because supposedly mag-take na ako ng exam last year, but due to pandemic, yeah, I wasn't able to make it. And then ako yung nag-aano sa papa ko this time kasi ako na lang yung single eh. Ako na lang yung naano sa bahay, so parang yun yung main concern ko, yung papa ko. And then, I'm a small YouTuber. And then, medyo nawala lang for August, September, October, November, December, January, February. So, parang 6 months. 6 months. Mm, kasi nag-focus ako dun sa work ko eh. And then, yun lang. Okay. And of course, another question.
What is your biggest mistakes na nagawa sa self mo? And paano mo na-overcome? Biggest mistake is that hard-headed. So dapat sana, 'di ba, kung ano yung gusto ng parents niyo, dapat iano mo talaga. Parang kung yun yung nakakabuti sa inyo eh. Kasi dati parang ano lang ako eh, parang ayoko yung iba yung ano ko mentality dati. So ayoko mag-aral kasi nga parang magastos. Which is sa part ng parents ko, nang ano sila eh, naghahanap sila ng paraan na para makagraduate ako. Which is very wrong para sa akin pala. Kasi dati, nag-stop ako ng pag-aaral kasi nga, yung reason ko, marami akong reason na hindi ako bubo ako sa math, ganito, ganyan. Kasi I took up information technology, which is hindi ko pala siya ano, hindi ko pala siya forte. Kasi nga, ang daming math doon, may electronics, may ganito, may ganyan. So parang hindi ako nag-i-excel doon. And then, nag-stop ako. And then, parang nawala yung gana kong bumalik ng school. And then, parang napaglipasan na na ay yung mga kaklase ko dati ay ano na, ganito na, yung mga status nila. And then, one thing na nagpabago, parang turning point siya sa akin nung sinabi ng papa ko. Medyo ano siya eh. Medyo ano may tawag doon. Sensitive yung pagka-deliver ng papa ko na. O sige, ganyan ka lang, ganyan ka ba parate, magkaganito, ganyan. So, paano pag matanda ka, sino yung sino yung pupunas ng dumi mo? Doon ako medyo na ano, nung sabi ko na, wala, hindi naman ako mag-aasawa. Sabi niya, kahit na. So, doon ako parang, siyang eye-opener siya na, oo nga, di ba? So, parang, okay, bumalik ako ng pag-aaral, so yun. Kaya sa mga avid fan ng social climbers, sa mga followers ni na Brian Dato, ng mga nila Maganda, nila Uyong, nila Hannah Sena, I'm so sorry kung parang naaano niyo na, ay sino ba yan si Danny Samis, matagal ko na po silang friends. Ang nangyari lang kasi is that sinabihan ko sila dati na wag niyo sila jigjag, na wag niyo akong disturbuhin, mag-aaral ako. Parang binigyan nila ako ng pagkakataon na mag-aral. And then yung graduate ako, doon yung time na tinanong ako ni Flo, okay ka na ba gumala? Kaya even si one of our sponsor, na si BFF Sir Sabelo, na-shock din siya na nung I sent him the picture, if you remember, may picture tayong, I think sa San Antonio, don't die. It's a very old picture na nasend ko dun sa babaihan lahat. Kay Sir Isabella. Tapos sabi ko, Sir Isabella, Danny Samis, matagal na talaga kayo magkakilat. Sabi, totoo, matagal na kayo. Bakit daw hindi tayo palagi nagbabanding? Or like nag-hi hello, magkikita ganun-ganun. It's because, di ba, sinabi na nga niya, parang like nag-anon muna siya, parang nag-need muna siya. Madami tayo dati, di ba, alala mo si Maui, si Manuel. Wala siya dito, nasa Taiwan. Meron ding friend namin si Japet. Andun sa Malaysia, call center agent. Pussy, ang dami namin. Yun. Diba? So, ang tagal na namin makakilala talaga ni Danny Samis. Ayan, so of course, third question. Ayan. If you choose one, pera or love life, and why? Pera or love life? Parang ano siya? Siguro magano lang sa kung ano yung source ng pera. Whether it's business or whether it's work or career. So doon muna ako sa pera. Kasi yung love naman is, kasi nga yung pera kasi yung income, kasi i-generalize natin. Yung income kasi na makukuha mo doon sa ano is yun yung pera eh. So dapat piliin mo yun kasi nga para yun sa family mo, para yun sa mga relatives mo, sa mga nagmamahal sa iyo, yun, career ka muna. Kasi yung, di ba, may kasabihan nga na family first and everything will follow. Yes. Yung exactly. Love life is andyan naman yan eh. Kasi ganito yung na-realize ko na yung love life, huwag mong hanapin. Darating yan sa iyo, and then kung love ka lang ng isang tao, ano ka talaga? Iintindihin ka niya.
kung busy ka sa work or busy ka sa ganito, intindihin ka niya. Oh. Ay! Exactly. But of course, pahabol ko na lang din sa'yo, which is, para for me ha, the most important thing talaga is, una-una, God first, family second, then career third. And then after matching mo yan, go. Pwede ka na mag-love life. Oo. Diba? Para kung magkakaroon ka man ng love life, no stress. Diba? Wala kang stress. Kasi naka-ano na siya, parang naka-ready na siya, na-arrange na siya. Oo. So yung gagawin mo lang, wala. Like, go for it. Enjoy. Kung may dumating man, go, diba? Go ka na lang ng go. Oo. So kumbaga, yung advice ko, so, even sa lahat po nang nanonood ngayon, siguro, I know I'm not perfect person, pero siguro yung ano ko is, like, una-una, unahin talaga natin yung Panginoon, second yung family natin, and of course yung career natin. And then lastly, kung okay na naman tayo, stable na yung ano natin, pwede na tayong magka-love life. Mm. So kumbaga in short, hindi mo na tayo mag-ano talaga, mag-focus sa love life. Hindi diba? Talaga. Kasi alam mo naman, at the end of the day, masasaktan naman tayo. And then ano din? But yeah, oh, natural yan. Natural yan na masasaktan ka, pero... may anong talaga, may isang tao talaga magmamahal sa iyo. Oo. Oh, at yan po ang hinihintay ko. Ay, charot. Darating yan. Ayan, diba? And of course, our fourth, question. Can you describe love? For me, parang ano na to eh. Parang cliche na, very basic na to na definition ko about love. Yung love kasi is, para siyang parang ang love is yung kaya mong gawin para sa kanya without expecting any in return, and then wala yan sa dati may may standard of may ganito, may babasihan tayo, no, mawawala yan. Yung physical attributes, hindi talaga yan basis na malalab yung tao. Mm. Yung physical na yung makikita mo, yung gaano siya ka-intelligent. Yun yung sa atin, nai-inlove ako kasi ang galing niya magsalita. No, at the end of the day, doon ka talaga sa personality ng isang tao. Yung kabutihan niya talaga. Wawawala yan. Yung age, yung sabihin nila na ang taas-taas ng age gap, hindi talaga yan, hindi yan talaga issue. Kasi pag mahal mo yung isang tao, babaliwalain mo yung mga prejudice ng iba, yung mga mamarites, no, mawawala yan. Pag mahal mo talaga yung isang tao. Ayan. Diba? Perfect. Why I'm asking to you this? Because I know na happy yung love life. Yes. Diba? Hi, Dad. Oh, diba? So sana. Oh. Ayan. And of course, the next question is, saan nasasaktan si Dennis Hamis? Nasasaktan ako pag iko-compare ako sa iba. Tapos medyo seloso. Even my friends, kilala nila ako na seloso talaga ako. Parang ayoko yung... I don't know, may ako dyan na, ano siya sa iba, parang may ako doon, may parang, I don't know, ba't ganun ako. Tapos, nasasaktan ako pag nakikita ko yung family ko na ganito, ganyan. Kasi nga, parang problema lang ng ng buong Pilipinas yan, ng mga Pilipino yan yung family talaga. Kasi family oriented nga tayo. Kaya parang, kunwari, di ba, positive na tayo, kasi ganyan, eh. Pero pag at the end of the day, maaawa ka eh. Ganyan tayo sa family natin, di ba? Tatalakera lang tayo minsan na, yun kasi hindi nagre-ready. But at the end of the day, family mo yun eh, parang dun ako nasasaktan. And then, yun nga, nasasaktan ako din, yung pinaka-nasaktan ako is, yung maalala ko yung mama ko kasi nga I wasn't able to prove her na successful na ako, na ganito ako, wala pa kasi nga nanay ko kasi natulog siya, hindi siya hindi siya nagising. So kasi nga yung mama ko is siya yung parang dati parang wala pa akong work for 2 years ha, since nung graduate ako, parang siya lang yung huwag ka nga magmukmuk dyan, umalis ka nga maglagala ka dyan, maganito, ganyan. Okay lang yan, wala ka pang license, hindi naman lahat ng tao eh. May iba nga dyan, nag-graduate, may license, walang trabaho. Oh. Yung mama ko yung parang nag-lift up. Mm. Oh, nag-a-uplift pala. Nag-a-uplift sa akin na parang hindi ako mawala ng Oh. So, parang so sad lang na wala na si mama.
But oh, ayan. Ganun talaga eh. But yeah. So, malala pala yung mama mo, no? Oh, diba? Oh. Ano last, no, diba? Last year. Last year. Oh, tapos nagulat yung mga followers din na, ha, namatay yan si Danis? Ba't siya hindi nagpo-post sa Facebook? Yeah, I remember ako ganun, pala. Oh, para wala. Oh. Even my mga sisters, hindi sila ganun. Mm-hmm. Walang na parang makikita mong sadness. Mm-hmm. Oo. Dung ano lang ha, grabe. Ah, namatay si mama. And then, after mga 40 days, doon ako nag-breakdown day na na-realize ko talaga na wala na talaga gumigising sa akin. Oh. Nung ko na-realize na, oh my God, kailangan kong gumising kasi nga, wala nang magluluto. Kami na lang eh. Oh. Tapos, ano may mga changes eh, yung papa ko, hindi na siya talakero, talak na talak yung papa ko. Mm-hmm. And then ngayon, parang nagkakasando na kami. Mm-hmm. Mm. Ayun. And I'm sure talaga na na-miss yung mama. Na-miss mo talaga yung mother mo. Na-miss ko yung mama. And I know na yung mother mo ngayon is very proud sa'yo. I am sure. Oo. Lahat naman ang parents natin proud. Pero I must say sa ngayon, sa mga ano mo ngayon, I know na proud yung mother mo. And of course, ano yung message mo sa mother mo? I'm so sorry kasi medyo ano ako dati. Stubborn ako. Gala ako ng gala. Pero yun nga, you understand me kasi nga yun eh, yun yung parang hindi mo na experience noon kasi nga yung mga matatanda dati is very conservative sila, parang 6 p.m. mm-hmm. Andun na sa bahay. Yung mama ko hindi. Oh. As long as alam niya kung saan ka natutulog. Mm-hmm. Oo. Kasi I remember nung time na yun, that was May 12 na sinabi ko na gala ako, doon ako matutulog sa friend ko. Mm-hmm. Sa 14 ako uuwi ha. Pero I don't know why hindi ako, kasi nga sa 13, that was 13, kapag mm-hmm. kinabukasan yan, piyesta niyang natubo, tapos holiday yan. Mm-hmm. So supposedly magagagala kami ng friends ko, pero I don't know ba't ko kinancel na, parang gusto ko talagang umuwi ng bahay. Mm-hmm. So 12 na day na yon. Then pag uwi ko mga 12, nag-usap pa nga kami eh. Tapos yung parang naalala ko na, may chinika siya na. Na-stress daw siya sa ganito, ganyan. So parang sinabihan ko lang na, itulog mo yan. Pagka kinabukasan 13, di talaga siya nagising dyan. Yun, parang, ewan ko din sa bunganga ko, ba't ko nasabing itulog mo yan? Yes, oo. Tapos, yung mama ko ha, then dun yung mga friends ko na, hindi na lang sila tumuloy dun sa gala. Kasi naano sila din sa balita na, patay yung mama ko, doon nila nalaman sa iba. Kasi hindi talaga ako nagchichika. And then, yung mama ko grabe, namatay siya na parang alam niya talaga yung ano. Kasi nga nakarede yung mga, di ba, yung ibang namatay, is hanapin mo pa yung mga papers, mga documents, yung maikiklaim ka. Yung mama ko nakalagay lang sa folder yung mga IDs niya. So hindi ka talaga maghahanap ng... Tapos yung sinabihan ako na dati na ito yung ipapakita mo pag ikiklaim mo na yung insurance ng ganito. Parang doon ako na ano, gabi talaga to si ano. Oo. Love kami ng mama. Love ako ng nanay ko. Pati yung mga sister ko. Oo. Wala. Diba? Emotional siya. She's tatawa lang ako kasi ngayon. Oo. And ito na. Another question. Kailan ka last umiyak? Umiyak ako nung hindi ko maintindihan yung sarili ko, why I'm so parang yung partner ko eh, I don't know. Umiyak ako kasi I don't know, but hindi ko maintindihan yung self ko sa kanya. So dun ko na parang nami-miss ko siya na ganito. Hindi ko ma-explain. Umiyak. Talaga. Oo. Kung last time na umiyak talaga ako, yun siya. Oo. Parang ang ano na ang age gap na ano, pero I don't know. Maklasa, na-all ka talaga. Ayan, sa na-all talaga si Dennis Hamas. Pero alam mo ba, it's normal na sometimes umiyak din tayo. Mm-hmm. Oo. Yan naman yung ano natin, kasi akala ng ibang tao, kasi lagi lang tayo nagpapasaya. Yes. Lagi tayong... Wala lang. Ano lang kasi kami, yung life is beautiful, kumbaga. Wala, in-enjoy lang namin yung life namin, ganun-ganun. Pero
alam nila, alam natin na deep inside sometimes umiyak din kami kasi sometimes nafe-feel din namin yung sadness, di ba? Nakaka-feel ka ng insecurity. Oo. As insecurities, hindi ako mas ano doon. Mas, siguro doon ako, sa ngayon, to be honest, doon ako umiyak pag nagpapasalamat ako sa Diyos. Mm. Oo. Doon ako talaga umiyak, to be honest. Oo. Ay. Kung may mga problema man ako, may mga trials in life man ako, hindi ko na yan iniyakan. Kasi kung anong meron ako, grabe, hindi ko to expect kung anong meron ako ngayon. Kaya doon ako umiyak na, Lord, thank you. Kasi sometimes, nafe-feel ko, hindi ko naman siguro to deserve, pero bakit meron ako ng ganito, ganyan. Kasi diba, may crying ano ka talaga. Ako sa ano, Del Puente, yung simbahan na yan. I remember na last time, dyan ko talaga hiniling yung mga signs, yung ganito. Basta, tapos, yung ano din, yung... Hi, Sir Isabelo, yung nanonood kayo. Yung dati, nung nagpapahakot si Ansing, sabi ko, my God, wala akong pang ganito, pang ganyan. Tumawag si Ansing. I was facing dun sa cross. Tumawag si Ansing, Amiga, pwede ka ba umayak? Ano to? Siya nga, mag-ipapahakot ka daw ng ganito. Hindi ko pa nga chinika kay Lord. Nag-chika na si Ansi. Oo, kasi alam mo, friend, kahit hindi mo pa sabihin kay Lord, alam na ni Lord. Meron talaga. Alam na ni Lord na you're asking Him. Alam na talaga ni Lord, grabe si Lord. Yes. Doon ako na ano, grabe talaga. Kaya yan yung, para sa akin, napaka-ano yung simbahan sa akin. Yan sa ano, Del Puente. Del Puente. Ayan. Okay, so last question. Ayan. Bago tayo mag-end sa one-on-one interview ko, yeah. Dennis Hattis, para kanino ka bumabangon? Bumabangon ako para sa ano, sa papa ko talaga. Mm-hmm. Sa papa ko talaga. Kasi nga, if hindi ko na-fulfill yung mga promises ko, yung mga gusto kong mangyari para sa mama ko, dun sa papa ko, na lang siya ibubuhos. Mm-hmm. Yeah. And then, marami talagang pangarap. Kasi nga, ayoko na yung parang ma-experience ng mga pamangkin ko na how hard yung pag-aaral na kailangan mo talagang mag-take ng mga side na mga ganitong mga trabaho. Mm-hmm. Yeah, napakahirap talaga, even scholar ka, even may sponsor sa iyo. No, hindi talaga, kasi kailangan mo talagang may mga extra pa kasi nga mga extra din babayarin eh. Mm-hmm. Kaya nga gusto ko talagang i-prove and then paghirapan din na sana hindi ma-experience ng pamilya ko yung ganito. Yung mga susunod, yung mga pamangkin ko. Oh. Kasi nga, yung hirap talaga. Yun. Ayan, of course, Dennis Hamis, thank you so much. Ay, thank you. Yeah, sa pagbigay mo ng time na ma-one-on-one interview ka. Mm-hmm. At siguro yung last advice ko sa'yo, nandito na tayo, di ba? So, papatuloy natin yung pa-vlog, ha? Yes! Oo, and then, kung meron kang mga gustong, kung gusto mong mag-ano sa akin, go lang, message mo lang ako, nandito na ako para tumulong din sa pa-vlog mo. And siguro, i-push na natin to kasi alam mo, nandito na tayo eh. Yung iba mag-i-start pala, pero tayo, nasa level na tayo. Maliit na lang talaga yung kulang mo and then mag-push na, mamonetize ka na. So, go for it. Oh, laban mo na yan, ha? And, of course, the reason why na nag-bitin kami ngayon ni Dennis Hamis for the surprise gift from Beth of Sir Isabelo. So, unang-una, thank you so much, Beth of Sir Isabelo. Yes. Kasi po, unang-una sa lahat, I am very happy and it's my privilege talaga na ako yung naging way para makapag-abot sa inyo ng molo. Oo, ayan. So, to be clear sa lahat, I'm not a sip-sip person talaga. Kumbaga, ako lang po talaga yung inaano ni Sir Isabelo na maging way, maging bridge para mabigay yung tulong ni Beth Sir Isabelo sa mga friends ko. At yun po yung mga ginagawa ko. Ayan. And ayan na nga, I know, siguro, this gift is para pang-allowance mo na. Kung may kailangan ka ding bilhin for yourself, for your family, so bilhin mo na. Ayan. And ayan, sabi ni Sir Isabelo, he's very proud sa'yo and go lang daw ng go sa pag-vlog. Ayan, at lagi po siyang nanonood sa vlog mo. Ayan, so ibibigay ko na yung para kay Dennis Hamis. Mag-count na po tayo. Hala! 1,000. 2,000. Hala!
3,000. Oh my God. 4,000. Oh my. And 5,000. 5,000 for you, Danny Samis, from behalf of Sir Isabelo. And of course, your message to Sir Isabelo. Thank you so much, Sir Isabelo. Diba, parang hindi ko nga siya nakita in sa, diba? Hindi ko nga siya nakita sa even picture. Mm-hmm. And then, hindi nga, yun nga. Through Brian Dato lang na nagugulat kami na sino ba yan? Parang parang sino ba yung nagbigay ng ganito? Wala ka talaga kaming idea. So I'm so thankful na may mga taong ganyan, even may mga ganito, may mga nangyayari sa ating paligid. So meron pa palang mga taong mababait, meron mga taong mabubuting puso, and then I'm so thankful din kasi nga with that you are able to share your blessings to mga ibang tao, sa mga friends ni Brian Dato, and then yeah, yun nga, masasabi ko lang is maraming salamat talaga, and then parang na-speechless ako eh. And then, yeah, thank you so much talaga. Hindi ko ma-explain. And then, sa mga followers din ni Brian Dato, thank you so much din. And then, sa followers ko, thank you so much. Kasi hindi kami hindi mag-bloom mag-boom yung mga, without them. Walang mga Brian Dato kung wala kayo. Basta, thank you so much and God bless. And yeah. More blessings. Again. So first, thank you so much again, Dennis James. And guys, please support Dennis James. Promote mo yung vlog mo. Sa mga followers ni sa mga followers po ni Brian Dato, please please subscribe to my YouTube channel, Dennis James, and yun lang, mga random muna doon kasi nga okay na, magpo-focus na ako din sa aking mga lessons, sa mga English lessons, and then sa cooking din. Oh. And then once again po, thank you so much, Sir Isabelo. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank BFF. You. So much. Yes. And ayan guys, thank you so much, Dennis James. Ayan, thank you so much. Thank you. And of course, guys, please don't forget to subscribe YouTube channel of Dennis James. And of course, my YouTube channel, Brian Dato. And of course, thank you so much, BFF, Sir Isabelo. And of course, always remember, life is beautiful, di ba? Life is so short, so enjoy lang natin yung life natin. Again, guys, this is Brian Dato. And of course, see you in my next vlog. Thank you so much, BFF, Sir Isabelo.